Okay, sa engine ng Yamaha XXR 900, meron itong CP3 engine. And yon meron itong 847cc liquid cooled, of course, and 6-speed na manual transmission. Ano nga ba meron sa CP3 engine? Ang CP3 engine is a crossplane 3. Crossplane 3 meaning yung configuration ng kanyang crankshaft that will give you a nice and decent torque. Torque itong bike na to. And yon, konting trivia, itong CP3 engine na to is the same engine from a Yamaha MT-09. Ang feels nito parang ang naka Yamaha MT-09 but with a retro look. Medyo classic-y ang itsura niya. And yon, of course, power delivery, sobrang ganda ng power delivery, ang daling i-exit sa cornering, and yun, malakas, napakalakas nitong bike na to. Suspension naman sa harapan, so makikita natin naka USD fork na to, upside down fork, and yun, adjustable na rin yung kanyang fork, kanyang preload, and compression, or baliktad yata ako. Pero yun, adjustable yung preload and compression niya. Ayun, ang maganda sa ganitong suspension, or adjustable na suspension, yung kanyang preload and compression, matitimpla mo according sa riding styles mo, kung saan mo gagamitin yung bike, if ma-cornering ba. So, doon mo magagamit yung ganitong setup or yung ganitong klaseng fork. Maganda na nakaganito yung Yamaha XXR 900. Suspension sa likod. So, there's nothing to adjust but except for the spring. Pwede mo pitin yung spring. Yun yung pinaka-adjustment siya. Pero, it takes time to adjust this. Pero yun, madali namang ma-access. Yun yung kagandaan dito kung gusto mo nung i-adjust. Sa setup na ito, medyo malambot yung settings niya. And sa akin, okay naman. Pero yun, kung ako, lagi ko sinasabi, medyo titigasan ko. Para sa cornering, mas magandang tumira siya ng cornering or mas maganda siyang pumasok sa corners. Okay, so brakes on hands. Of course, naka dual disc to, may kita natin. And ang kagandahan dito, ayun, naka ABS syempre. So sa ganitong kategory, napaka-importante ng ABS. Sa braking power naman nito, napakaganda ng braking power ng Yamaha XXR 900. Solid na solid. And ang nagustuhan ko dito, ang ganda ng response ng kanyang ABS. Pumapalo naman ng maayos yung ABS niya. And stopping power, wala masabi kundi ano, goods na goods ka dito. Okay ang stopping power niya. Sa unahan pa lang, goods na. Thumbs up sa Yamaha XXR. Sa likuran naman, okay din ang kanyang stopping power. However, hindi siya ganun kabaiti. Which is okay din naman. And okay yung palo ng ABS. Pabilis naman yung response ng ABS niya. Paramdam mo naman agad na ABS is working fine. Okay din yung likod niya. Goods na goods pa rin ang braking power niya sa likod. And ayun, gulong naman niya sa likod is 180 by 55 rim 17. Yun, malaki yung gulong sa likuran. Okay naman yung brand na ginamit dito, Continental. However, if ganito ng kategory na yung bike ninyo, huwag nyo nang tipirin. Sagarin nyo na sa gulong. I-upgrade nyo na mauna yung gulong. Or lagi nyo unahin yung gulong. Napaka-important na upgrade ang gulong sa ganitong kategory. Okay naman yung Continental, makapit naman. Sa unahan naman, naka Michelin Pilot Street to na 120 by 70 by rim 17. Pero yun, ang advice ko nga lagi, unahin yung gulong na i-upgrade. Before anything else, talagang gulong muna. Yun, na-afford nyo nang bumili ng ganitong bike. Kailangan ma-afford nyo rin na bumili ng maayos na gulong. It's for your safety guys. Lagi dapat unahin yung gulong. Napaka-importante po ng gulong na makapit. Especially with this kind of powerful bike. Napaka-importante ng gulong. Pero okay naman yung Michelin Street. Pero kung meron pa kayong best na may bibigay na gulong, so, yun ay, ibigay ninyo. Huwag nyo nang tipirin. Okay, let's check the gauge. So, meron tong RPM mode, traction control level, yung makikita natin yung kanyang trip, and yung fuel. Pag pinintot mo yung mode, mode A, this is the most powerful mode. Ayun, naglipat na pala sa mode B. Mode B, so mas friendly ang mode B. Mode A is the most powerful settings. Dito all out yung bigay ng Yamaha XXR pagka naka-mode A ka. Traction level 2, yun, pwede mo rin niyang iset yung traction control level niya. Meron siyang ABS indicator kung may problema yung ABS mo. Pero yun, mawawala yung pagumandar. And check engine light. Kung nag-overheat, yung temperature, oil pressure, kung kinukulang na. So yun, yung mga iba niyang indicators, yung kanyang signal lights. Meron din neutral indicator. And of course, yung kanyang key. Or yung, so ang susi kasi nito is naka-program. So meron siyang chip para ma-detect yung susi. And yun, gear indicator, syempre. Of course, napaka, sa akin, importante merong gear indicator. RPM level, this is the gauge. Yung side mirrors na, napalitan na. So maganda tong brand na pinalit dito. This is a MR Racing. Okay naman. And ganun din dito sa kabila, yung kanyang side mirrors. Yung maganda naman yung kanyang side mirrors. All stock yung handle grips. Maganda naman yung kanyang mga stock switches na ginamit dito sa Yamaha XXR. Solid naman lahat. Wala naman akong nakitang mali or parang hindi quality good. Or hindi good quality. And then may kita natin yung napakagwapong retro style looking or classic looking na tangke ng Yamaha XXR. May kita natin naka RG na tank pad na to.
napakalaking bagay na merong meron kang tank pad sa bike na to. Napakaganda kasi makaka-grip ka ng mas maayos and mas kapet yung legs mo when you're tank gripping. So napaka-importante kasi naka-tank grip lagi tayo sa bike na to. Especially napaka-torquey nitong bike na to, napaka-powerful. Sa seats naman ng Yamaha XXR 900, okay naman yung quality. Ang gusto ko dito makapit yung ginamit na material, makapit yung puwan niya. Hindi ka dudulas basta-basta. And ma-accommodate ng maayos yung inyong pilyon. Kung may angkas kayo or may gusto kayong iangkas, ma-accommodate nyo pa. And ayun, syempre, kanyang foot pegs. Okay naman. Maganda ang quality ng seats ng Yamaha XXR 900. Ganun din sa mga foot pegs niya. And shifter, ito, all stock. Maganda naman ang quality. Okay ang finish. Maganda ang pagkakagawa ng Yamaha dito. And this is the chassis. May kita natin, napaka-solid ng chassis ng Yamaha XXR 900. Maganda naman ang pagkakatirada ng Yamaha dito. Syempre, kailangan yung binayad nyo is it's what you get, syempre. Solid naman lahat. And ayun, isa sa pinaka-importanting upgrade sa mga big bikes or kahit sa ang bike actually or sa ganitong kategoring bike is yung kanyang crash guard or sliders or protection din. And ayun, konting kaalaman lang. Syempre, pag mag-upgrade kayo ng busina, ganito dapat, nakapasok, hindi nakalabas. Kasi ang trabaho ng crash guard is to protect your bike kung suddenly drop or mag-slide ka. And yun, kaya rin may sliders. Kung babagsak man yan, hindi agad mababasag yung busina ninyo or yung mga katulad nito, auxiliary light na nilagay ninyo mga external device. Kailangan nakapasok yan. And of course, kailangan LTO approve yan. Yun yung mga magandang ano, upgrades na gawin nyo rito. And of course, naka-radiator guard na rin to. Magandang upgrade din ang ginawa rito. Iwas ba to? Iwas coupe ng radiator. Ngayon, makikita natin yung putan nitong Yamaha XXR. Medyo nilinis na yung putan niya. That's not the stop signal light. Hindi na ito yun. Pero ganda ng ginawa nila rito. Gwapo pa rin naman. Malinis tingnan. Mukha siyang scrambler talaga. Slash cafe racer. Cafe racer kapag ka nakasubsob or hindi ganyan ang handlebars. Pero this is the scrambler setup or tracker or kung anumang build yun. Yan, maganda tingnan. Malinis. And of course, ayun. Naka full system exhaust na to. And yung kanyang tip is Arrow exhaust na original. Na naka, yun, carbon tip, carbon to. And original na Arrow nga. Full system. Yung malakas na yung tunog na tong bike na to. Soundcheck natin. So that's the sound of the Yamaha XXR 900 na naka Arrow exhaust. So sobrang solid. Pero yun, medyo maingay. Pero solid. Ganda ng tunog. And ayun guys, overall, okay bang kumuha ng Yamaha XXR 900 na second hand? This is a second hand bike, 2018 model. For me, pag ganito yung makukuha ninyo, ganito kasariwa. Men, okay na okay kumuha ng Yamaha XXR 900 na ganitong model. Okay na okay naman. And ayun, value for money ba? Sa 900cc, pasok na pasok. Kung may budget kayo ng 520 or 480,000, pasok na yan. Goods ang Yamaha XXR 900. Very far, powerful bike. Yun, napaka-pogi. So, medyo underrated lang to kasi hindi siya ganun kasikat. Pero yun, halimaw tong bike na to, okay na okay. Kung paano umasta ang MT09, ganun din halos ang Yamaha XXR 900. Sobrang solid na tong Yamaha XXR. Kung gusto nyo yung ganitong kagwapong bike or retro looking bike, hindi nalulumo ang itsura. So yun, itong Yamaha XXR, bagay na bagay sa inyo. So solid naman ang Yamaha XXR. Wala naman akong masabi na hindi gusto. Siguro, ano, mga riding aids na lang. Konting adjustment sa riding aids. So yun, anti-wheelie ganun para mas maging safe yung rider. Pero beyond that, sa akin, medyo bias ako sa retro bike. So yun, okay ang Yamaha XXR 900. So if you have the budget to buy this bike, okay na okay. Kumuha kayo ng ganitong bike. Goods na goods ang Yamaha XXR. Busing ni Motor Year, I hope you like this bike, syempre. Napakagwapong bike. And subscribe guys, and yun, I hope you like this video. So busing ni Motor here. Goodbye po, and God bless.